kaugnay pa rin ho nitong lagay ng traffic sa mga orto. Makakausap po natin si Atty. Crisanto Saruca Jr. Siya po ang OIC, Traffic Discipline Office ng MMDA. Atty. Saruca, magandang hapon po. Magandang hapon, Susan, at sa inyo po mga tagapakinig. Okay, Atty., itong nakikita ho natin na pagsisikip ho ngayon ng traffic, lalong-lalo na ho dito sa EDSA. Ito ba yung normal na sikip tuwing Friday o iba ho ngayon dahil may mga factor, gaya ho na may mga bonus na, may araw ho ng sweldo ngayon? Ano ho ang masasabi niyo dito? Inaasahan po nating mas mabigat na po yung traffic ngayong hapon na ito hanggang mamayang gabi dahil nga po nagbigay na po ng mga bonus at huling Biyernes nga po ng buwan na payday weekend din po. So marami pong lalabas sa mag-shopping po at magre-relax-relax din po. So ibig po sabihin nito, Atty. Saruca, di ba ang traffic habang lumalalim ang gabi, natural, minsan lumuluwag na ho yan dahil marami na hong nakakawi. Pero dahil nga po ang ating mga mall, lalo na ho dito sa kahabaan ng EDSA, ay bukas hanggang alas 11 ng gabi. So pwede hong kahit mga ganong oras ay masikip pa rin ho yung traffic. Dahil po kasi dun sa naging synchronized mall operating hours na pinasimulan po ni Chairman Francis Tolentino, kanina po tayong umaga na naka-duty yung ating mga traffic constables. So hanggang mamayang gabi rin naman po naka-duty po tayo. Pinaghandaan po natin itong weekend na ito. Oo, pero kanina, Atty., ano, napansin ko yung pagsikip po ng traffic, mula pa po kaninang umaga, actually, parang nung nakita ko, mga bandang alas 8, o bago po man mag alas 8, ay talagang gapang na ho. At hanggang ngayong oras na ito, ito'y ano ho ba ang dahilan talaga nito? Yung volume o dahil doon sa mga mall hours na yan? Yung sa umaga po, yun po yung usual morning rush hour po. Tapos ito pong papahapon na yung pupunta naman po ng mga malls and other commercial establishments. Tapos ito pong na-experience natin ngayon mga 5:30 naman po yung mga pauwi na rin po at yung maaaring mga magka-shopping din po. Mm-mm. So yung mga tauhan ho ninyo ay nandiyan ho sa mga mall, tapat na mga mall, para ho mag-assist doon sa ating mga motorista para yung mga pwede pa maging mag-ghost ng traffic ay maagapan, ganun po. Tama po yan, tama po. Nakapwesto po sila lahat kanina pa pong umaga. Mm-hmm. Ano, may papayo nyo sa ating mga motorista na baka ho magulat at sabihin na ano ba naman yan, hating gabi na ay traffic pa. Ano ang gusto nyo ibigay na paalala sa kanila, lalo-lalo na ho yung mga palis pa lang na kanilang opisina, palis na kanilang mga bahay, at alam nila magmamol sila hanggang mami alas 11 ng gabi? Opo, asahan lang po natin na may pagsisikip po ng traffic ngayon at asahan nyo naman po ang ating MMDA nakahanda po dyan para ayusin po ang daloy ng traffic. At mami, alas 10 po ng gabi, Atty., ay may mga reblocking sa ilang lugar, lalong-lalo na ho dito sa Quezon City. Ito ba'y nakikita niyo na makaka-apekto rin sa daloy ho ng traffic? Opo, dahil magsisikip nga po yung maring dadaanan na so naka-coordinate po yung mga reblocking na yan. Yun yung mga reblocking na yun ay matatapos sa Lunes. Tama ho ba? Alas 5 ng madaling araw. Tama po. Nako, ayan. Okay, maraming salamat po, Atty. Saruca. At yung mga tauhan ho ninyo, nakikita naman namin dito, talagang walang tigil ho sa paggaway sa mga motorista natin para kahit pa paano ay umusad ho ng tuloy-tuloy yung mga sasakyan, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng EDSA, sa may Mega Mall, hanggang dyan sa may bahagi po ng Ortigas. Maraming salamat po, Atty. Crisanto Saruca Jr. Maraming salamat. Thank you.